Napaiyak si Edgar Matobato kahapon nang mapanood niya ang pag-amin ni SPO3 Arthur Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad at ang naging papel umano ni Pangulong Duterte sa grupo. Hindi raw niya inakalang babaliktad dito lalo't una nang itinanggi ni Las Cañas ang lahat ng mga ibinulgar niya sa Senado noong October 2016. Nagulat nga ako kasi hindi ko na anong gagawin ko, parang tumalon, umiyak ako sa sobrang saya ko na nagsalita siya. Ayon kay Matobato, si Las Cañas ang pinakapinagkakatiwala ang tao ni Pangulong Duterte mula nang siya maging mayor noong 1988. Bukod sa pagiging team leader ng Death Squad, si Las Cañas umano ang kanang kamay ni Duterte noong siya mayor. Siya parang talaga yung buong buhay niya, binigay niya kang Mayor Duterte talaga. Kaya kung ano ang gusto ni Mayor Duterte, ginagawa niya rin. Nakahinga raw siya ng maluwag lalo't marami ang nagduda sa mga alegasyon niya laban sa Pangulo. Naniniwala si Matobato na mas marami pa ang alam ni Las Cañas. Yung pinapatay ni Paulo, alam din niya, tumawag sa kanya. Bago ako lumabas ng DDS 2013, may pito pa akong trabaho. Kahapon, pinagdudahan ni na Senator Manny Pacquiao at Sherwin Gatchalian ang mga sinabi ni Las Cañas. Ayon namang ipagpatuloy ni Senator Richard Gordon ang investigasyon sa DDS at kinwestiyon ang paglantad niya na sumabay sa pagkaso kay Senator Leyla de Lima. 25 years ang pagsama namin kang Duterte. Bakit hindi namin alam ng buong ugali ni Duterte? Ganyan lang sila sir, siyempre sila ang nasa admin. Yung sa amin, sinasabi naman namin ang totoong ginawa nilang mali. Una nang itinanggi ni Vice Mayor Paulo Duterte ang akusasyon ni Matobato. Patuloy pa rin nasa safe house si Matobato. Hinaharap daw niya at tatanggapin ang magiging hatol sa kanyang mga kaso. Pero mas mahimbing daw ang kanyang tulog ngayon dahil hindi na siya nag-iisa sa nagsasabing totoo at mali ang ginawa ng Davao Death Squad. Nico Bawa, ABS-CBN News.